So mga master, magandang araw sa inyong lahat dyan. At dito na naman tayo muli, Riftik It's Back R. At ngayon ay mag-actual troubleshoot tayo dito sa chiller na to. Actually tatlong buwan na mahigit na hindi nila nagagamit tong chiller na to mga master. Dahil lagi nagtitrip. At kung ano ang problema ng chiller na to, yan ang aalamin natin sa video ito mga master. So mga master, ito na nga tayo mga master. So umpisa na natin ang pagto-troubleshoot. Bali ang problema na ito mga master, nag-umpisa ito nung gumawa sila ng servicing. So nagpalit sila ng oil filter at saka mga filter dryer. At pagkatapos nilang magpalit, nung start nila, ayaw na mag-start ng chiller at nagtitrip ito ng oil filter DP o kaya oil filter differential pressure. So mataas ang differential pressure sa oil filter natin mga master kumpara dun sa normal na pressure drop niya sana. Actually wala ako dito mga master nung mga panahon na nagumpisa tong problema na to. Nasa bakasyon pa ako, kararating ko pa lang, mga 2 weeks pa lang ako on board ngayon. At pangatlong round ko na rin to mga master na i-troubleshoot tong chiller na to, tong problema na to. Nung una nagpalit din ako ng oil filter mga master. Kasi inakala ko na baka dahil doon sa ibang materials ng oil filter na nilagay nila. Dahil iba yung original niya at iba yung pinalit nila na oil filter. Pero nung i-start ko, ganun pa rin, nagtitrip pa rin sa oil filter DP. At nung pangalawang troubleshooting mga master, kasama kong mga electrician at nagpalit na rin sila ng mga pressure transmitter. Pero ganun pa rin. So ngayon mga master, gusto kong subukan yung naisip ko kagabi na pwedeng maging dahilan ng pagtitrip niya sa oil filter differential pressure. So dito mga master, mapapanood ninyo dito ang actual na gagawin namin. Tatlong gabi na rin akong di pinapatulog ng chiller na to mga master. Lagi kong naisip kung ano bang problema nitong loko na to. Minsan sa mga technician, talagang may ugali tayong ganyan mga master. Kapag hindi natin na-solve yung problema, kahit sa pagtulog, naiisip natin kung ano kayang nangyayari. Maliban na lang siguro sa mga kaibigan nating mga expert dyan. So ito nga mga master, kung makikita ninyo, mayroon siyang oil filter pressure drop alarm. Hindi pa namin na-reset mula pa kahapon yan. Nag-a-alarm pa rin hanggang ngayon. Ayaw naman umandar ng chiller. Since natesting na natin to kahapon mga master na ayaw talagang umandar ng chiller at mag-a-alarm kaagad ng oil filter pressure drop alarm. At para makita nyo mga master, subukan natin i-manual pump yung para sa oil pump niya. Para makita din ninyo kung ilan ba yung pressure niya. Actually mga master, hindi ako masyadong nagduda doon sa pressure transmitter dahil sa display ng pressure transmitter, kung makikita natin 4.8, 4.8 parehas sila sa filter at saka compressor side dahil iisa silang linyada. So medyo napaka-imposible naman na sabay silang nasira. So ngayon mga master, manual pump natin yung pump ng oil natin para makita natin yung DP ng oil filter natin. So ayan, 0.62 na, 1.77, 1.94. At kung mapapansin nyo mga master, bumababa ng konti. Ayan, 1.5, 1.51. Tapos mataas na naman hanggang abot ng 2 bars na yung DP niya. So medyo mataas na yun mga master. So bali mga master, ang alarm set point natin sa oil filter DP ay 0.8. At pag umabot siya ng 1 bar, magtitrip na ang compressor natin. At kahapon mga master, itong dalawang pressure transmitter na to, napalitan na rin to kahapon, pero ganun pa rin. So since nagpupumilit sila na yan talaga yung problema, so pinagbigyan natin.
Dahil sila naman talaga yung boss, kaya sila pa rin ang masusunod. So, bali ang gagawin natin ngayon mga master ay bubuksan natin ulit tong oil filter. Since yun naman talaga yung alarma, susubukan natin mag-focus dito sa oil filter lang muna mga master. Kasi nung nagpalit din ako ng oil filter mga master, 3 days ago, medyo may napansin din ako dito sa loob na parang hindi tama. Pero hindi rin ako sigurado mga master. Pero ngayon gusto ko lang ma-probe, kaya gusto kong buksan to mga master. So ngayon mga master ay i-isolate muna natin tong oil filter niya. So pagkatapos nating i-isolate to, pwede na natin i-drain yung langis na nandyan sa loob at saka buksan. So ang mahirap sa pag-troubleshoot sa mga ganitong chiller mga master, napakahirap mag-testing dahil hindi po pwedeng ipara tapos under na naman yung chiller natin sa sobrang laki. So napaka-risky. So ayan mga master, pagkatapos nating i-isolate, i-drain na natin yung langis dyan sa loob ng oil filter para mabuksan natin. So ayan mga master, binubuksan ni Mr. Edison. Actually mga master, hindi naman natin ma-recover yan mga master kasi may langis. So may konting-konting prion lang yan sa loob dahil puno naman ng langis yung oil filter na yan. So okay lang yan. So bali ang linyada ng oil filter nito master, itong packet na yan mga master, papunta yan sa taas ng compressor. Bali yan ang supply ng langis natin. So bali ni-spray niya lang yan sa loob ng compressor. Kasi sa loob ng compressor na yan master, may oil reservoir pa yan sa loob kung saan banda nagpo-flow na lang yung langis doon pag napuno. At hindi rin natin pwedeng pandarin ang chiller na may problema tayo sa oil filter. Baka mamaya magka-problema tayo sa compressor dahil yung langis buhay din ng compressor natin yan. So ngayon mga master, tapos na natin na drain yung langis, bubuksan na ang oil filter. Tatlong araw pa lang mga master mula nung binuksan namin to at pinalitan ng oil filter, pero ganun pa rin. So ngayon mga master, hindi natin ngayon papalitan tong oil filter dahil bago pa naman. So may gusto lang akong i-check dyan sa loob. So ayan mga master, natanggal na tong oil filter. Si Mr. Edison po yung nagtatanggal, kasama po natin dito. So ayan, kung makikita nyo mga master, yung filter niya, oil filter, ay parang cartridge lang mga master. So i-pull out po natin tong oil filter natin mga master. So tanggalin natin tong bolt niya dyan sa ilalim. So minsan mga master, parang napaka-imposible, nagpalit na tayo ng oil filter, pero ganun pa rin. So nung hindi pa napalitan, okay naman. Ngayon bago, ayaw na. So parang wala sa logic mga master. So ayan mga master, tanggal na ang bolt. Tanggalin na natin ang oil filter. So ayan mga master, kung titignan nyo, malinis naman ang oil filter niya. At kung titignan po natin itong sa loob ng oil filter mga master, mayroon siyang spring. So ang duda ko mga master, itong spring na to, ito yung nagiging restriction dun sa oil natin. So bali yung spring na yan mga master, bali tension lang yan ng bolt para hindi masyadong ma-squeeze yung oil filter natin. So bali ang gusto natin gawin ngayon mga master, tanggalin natin yung spring, wag na natin ilagay yung spring. Yung oil filter na lang ang ilagay natin. So ayan mga master, pagkalagay natin ng oil filter na yan, babalik natin yung bolt, pero iiwan na natin yung spring. So itong spring na to mga master, wag na nating ibalik. So hindi naman masyadong importante to, parang tension lang naman siya. Pero kung titignan natin, pag na-compress yan, magiging restriction din yan sa oil natin na dumadaan dun sa oil filter.
So ngayon mga master, babalik na natin yung takip ng oil filter natin para ma-vacuum natin. Pagkatapos po ng vacuum, susubukan natin patakbuhin mga master. So ngayon mga master, tapos na natin na vacuum at secure na lahat. Bukas na yung mga valve natin. Subukan natin ngayon na patakbuhin tong chiller. Pero bago natin i-start ang chiller mga master, kailangan muna nating i-manual pump yung oil pump natin para magkaroon tayo ng langis sa loob ng oil filter. So ayan mga master, para makita na rin natin yung pressure. Makikita nyo mga master, tumataas pa rin 1.11, 1.7, pero dapat pagbaba hindi na babalik pataas mga master. So ayan mga master, parang tumino siya. Nakikita nyo 0.72 na lang mga master. So subukan natin pandarin mga master. Parang sa manual okay naman. Subukan natin ngayon na pandarin mga master. So ito na mga master, start na natin ng chiller. Ayan, habang nag-aantay tayong mag-start siya mga master, check din po natin yung set point para maibase natin kung ano yung demand natin. Baka mamaya masyadong lalamig yung chilled water natin. So ngayon ang set point natin mga master, 8.5. Ayan mga master, nag-power request na. So medyo may kunting delay yan mga master. So lagay na natin ngayon sa may oil filter pressure mga master, para makita natin kaagad. So ayan mga master, nasa 0.06 bar ang DP natin sa oil filter. Ayan, ibig sabihin umandar na yung pump mga master. So ayan mga master, mandar na yung pump. Sa unang andar ng pump mga master, normal yung tataas dahil wala pang laman dun sa bandang outlet ng oil filter natin, kaya medyo mataas ang DP natin. Pero dapat babalik siya sa normal na pressure. So ayan mga master, 0.7 na lang. Yan po yung pinaka normal niya. So dapat hindi na lalayo dyan mga master sa 0.6 hanggang 0.75, dahil mag 0.8 mag-alarm na. So ayan mga master, umandar na yung compressor natin. Kung mapapansin nyo, yung DP natin sa oil bumaba. Pero dapat babalik din yan mga master. Dapat mga 0.6 hanggang 0.75 dyan, naglalaro lang yung DP natin. So ayan mga master, parang okay na siya. Dahil dati ay hindi nakakapag-start yung compressor. Nag-alarm ka agad bago pa mag-start yung compressor mga master. At makita din natin sa DP niya mga master, nasa 0.62 na lang. So ibig sabihin okay na yung mga master. Pero saka na natin i-report sa amo namin mga master, dahil magandang surprise to sa kanya. Sigurado yun. Kahapon pa din yun mga master, nagbabasa ng mga libro dahil masakit na rin ang ulo niya sa problema niya sa chiller na to mga master. So okay na siya mga master, ilagay na lang natin siya sa remote. So ayan, yan pumasok na rin sa sequence natin. So yun lang ang problema mga master. So mga master, kung gusto nyo pong makapanood pa ng mga video ng tungkol sa mga HVAC system, maaari po lamang na mag-subscribe po kayo dito sa aming channel. At pagpindot na rin ang notification bell para lagi kang ma-notify pag may bago tayong video na ina-upload. So mga master, gusto ko lang pong abigyan ng konting explanation kung anong nangyari doon sa problema na yon. Kung makikita nyo mga master, itong spring na to, siyempre ito mga master, pag nasa loob na yan, ganyan. Tapos yung spring na yan mga master, so papasok pa dyan yung rod mga master. So ganyan. So ibig sabihin mga master, yung daanan ng langis natin, kunti na lang. Dyan lang sa gilid na yan. Yung gilid lang ng rod na yan. So kaya nagkakaroon tayo ng malaking restriction sa loob ng filter. Samantalang kung wala yung spring mga master, makikita natin kahit na nandyan yung rod,
maluwag pa rin. Malawak pa rin yung dadaanan ng langis natin. So, bali yan yung naging problema, mga master. So, mga master, salamat sa panonood. Sana nagkaroon tayo ng konting idea o konting kaalaman. Hanggang sa susunod po na video natin. God bless us all and be safe.